Alam niyo po ba yung art attack, kuya? Yung kakapasa lang na batas? Hindi po po. Kayo po ba may-ari ng business na to? Hindi. Asan po yung may-ari? Sa bahay niyo. Okay, punta tayo sa bahay ng may-ari. Hi guys, alam niyo ba yung Artalo? Yung Republic Act 11032, ito po ay tinatawag na Ease of Doing Business and Efficient Delivery of Government Services Act, which amended Republic Act 9485 or Anti-Red Tape Act of 2007, kung saan ginawang mandatory ang reforms to ensure competitiveness and ease of doing business in the country. Ano po ba yung inspiration sa likod ng pagbuo ng batas na ito? Ang taong bayan, because Yung purpose talaga ng batas na ito overall is to change the mindset of government service. Ito po ang pagbabago na kung saan mag-umpisa sa taas, from government down to the taxpayer. Mapapamadali po bilang isang negosyante, kay dayuhan ma o taga rito, ang mag-apply ng business permit or application, dahil isa din po sa major innovation ng batas na ito ay tinatawag na Business One-Stop Shop, kung saan lahat ng services ng government will be housed under one roof. At isa po yung innovation nito, the law requires all agencies to be automated and interconnected. Ang DICT po, ang Department of Information and Communications Technology, will come up with a system or platform we call a Philippine Business Data Bank. Pag ni-require ng local government yung copy ng Articles of Incorporation or Certificate of Registration, hindi na kailangan ng aplikante na mag-submit ng hard copy nito, dahil ma-access niya naman yung soft copy ng Articles of Incorporation saka Certificate of Registration ng kumpanya. Ano po yung ikinaganda ng batas na to para sa mga government employees na nag-i-implement mismo? First, yung mandate po ng Anti-Red Tape Authority is to enable and capacitate all agencies to comply with the law, which is for streamlining of procedure through automation. Yung pag-prosecute for violation will only be secondary. Last question na lang. Ano po yung pinaka gusto niyong part sa Bulalo? Siyempre yung, di ba may buto, tapos may utak ba yun? Oo, sarap nun. Kahit na, pero once in a while naman, dapat hindi naabuso. Kahit para i-reward natin ang ating sarili. Payag naman po yung doktor nila sa... Payag naman dahil iniling ko. Paminsan-minsan payag din naman.